Okay. Bago tayo maka-harvest ng Pure Raw Honey, kailangan natin i-check ang mga honeycomb frames kung pwede nang ma-harvest. Pero bago mangyari yan, kailangan muna gumamit ng smoker para hindi tayo ma-sting ng mga bees. Kapag nakaamoy ng usok ang mga bees, sisimulan nila kumain ng honey. Gaya lang din po sa tao, kapag nasobrahan sa usok, hindi tayo makagalaw, kaya hindi na sila makapag-sting. Isa-isang huhugutin ng beekeeper ang mga honeycomb frames para tingnan kung ito ay puno na ng honey. Ang hawak ni beekeeper na ginagamit niyang pangsungkit sa mga honey frames ay tinatawag na hive tool. Ito din ang ginagamit para mag-alis ng mga propolis at sobrang burr combs na ginagawa ng mga bees. Makikita niyo yon na nakaumbok sa burr combs sa ibabaw ng mga frames. Hinahanap ni beekeeper ang honeycomb na may honey cuppings. Tinatakpan kasi ng bees ang honey kapag mababa na ang moisture content ng honey. Pinapa-evaporate ng mga bees ang moisture sa patuloy na pagaspas ng kanilang pakpak. According to Philippine National Standard, the moisture content of honey should only be at 22% or less. Kung masyadong mataas ang moisture content, hindi pahinog ang honey para ma-harvest. Kung sakali man ma-harvest ito, ay mag-ferment at magiging honey cider. Malalaman ni beekeeper na hinog na ang honey kapag may honey cuppings na. Kaya tandaan, ang pure raw honey ay may konting lapot pero hindi sobrang lapot, katulad ng mga peking honey na binibenta sa tabi-tabi. Itaktak ni beekeeper ang honeycomb frames para umalis sa mga bees at para din masubukan kung may tutulo na nectar. Pag may tumulo na nectar, ibig sabihin hindi pa hinog ang honey, hindi pa pwede ma-harvest. Tignan nyo, nahulog pa ni beekeeper nung hindi niya nahawakan na maayos yung honeycomb frame. Mukhang hirap na hirap si beekeeper kunin ang mga honeycomb frames, di ba? Alam nyo ba na ang isang honeycomb frames na puno ng pure raw honey ay tumitimbang ng 2 kilo hanggang 4 na kilo? Ganyan kabigat ang pure raw honey. Tinaktak niya ulit para masigurado na pwede nang mag-harvest bago niya inilagay sa transport box. So makikita nyo dito nililipat ni beekeeper sa isang box ang mga napiling honeycomb frames na may laman na ripe honey. Kinakailangan din ng bee brush para paalisin ang mga bees. Winawalis sila para hindi sila mapunta at maisama sa honey extractor. Gamit ang hive tool, inaalis ni beekeeper ang mga bee propolis na nilagay ng bees sa inner cover. Ito ay parang glue para ma-seal ng bees ang mga siwang sa kanilang bahay. Ang bee propolis ay isang mabisang antibacterial at antiviral substance. Nakukuha ito ng mga bees sa rhizomes ng mga puno. Itong bee propolis ang isinasama sa paggawa ng antibacterial throat spray at moisturizing soap. Gamit ang bee brush, winawalis ni beekeeper ang mga bees para mapaalis sila at hindi sila maaksidente sa honey extractor mamaya. Lumipat sa isang beehive para kumuha pa ng honeycomb frames pang harvest. Para umalis ang mga bubuyog.
Gamit ang cupping fork, dahan-dahan inaalis ang honey cupping para tumulo ang honey bago ito ilagay sa honey extractor. Sarap tignan ang pinaghirapan ng bees. So ayan, tulong-tulong kami sa pag-uncup ng honey. Hindi pa tapos. Meron pa. Ito, tuloy. Nilalagay ang mga honey frame sa isang honey extractor. Ito ay isang centrifuge na umiikot ng mabilis. Sa pag-ikot nito, pinapatulon nito ng mabilis ang honey sa honeycomb frames. Yun, may honey gate. Ito yung honey gate. Babaligtarin para yung sa kabilang. Kailangan baligtarin para sa kabilang side naman ang tumulo. Tumutulo na ang honey. Kailangan mag-filter para hindi sumama ang mga beeswax at pollen at minsan ang patay na bee. Ang honey na nakuha natin ngayon ay kulay golden yellow. Ito ay marahil galing sa mga puno ng nara na nagbulaklak dito sa Marikina. Ayan, nainip na kami kaya itinagilid na namin ang extractor para bumuhos ang napakatamis na pure honey. Maraming salamat po sa panonood. Sa mga gustong mag-order ng Pure Raw Honey, meron po kaming Lazada page at Facebook page.